hello mga boss, panibagong usapin na naman ang ating pag-uusapan ngayong araw. Ito nga si Paralil Yum. So ngayon nakikita ninyo na sa main website tayo sa kanilang white paper. So ngayon pag-uusapan natin yung mismong kaganapan, yung information about sa game na to. So sinasabi dito mga boss, sinasabi dito na yung open RPG is Paralil Yum. So pwede kang makapaglaro kung ano klaseng gameplay yung gusto mo. Meron din silang villager in Eisendorf, a renowned master hunter of Azaleriumor, even an entrepreneurship. So yung players interaction nila dito is very essential daw. So pwede kang mag-sell ng mga items, pwede kang mag-create ng mga armor, or syempre yung weapon shop. With local or worldly reach, pwede ka rin mag-create ng sarili mong party dito kay Paralil Yum para makapag-explore ka ng mga mapa. Pwede kang mag-build or join a guild. Pwede kang gumawa or mag-join mga boss, or even your own kingdom. So meron din silang mga army of players, yung mga NPC na sinasabi natin, or non-player characters to get in a fight. So get a business, learn, get an army, command, and become immortal. Now, punta naman tayo sa kanilang game description. So napaka-easy lang daw sinasabi dito na pwede kang mag-create unang-una ng inyong character, and pwede ka ring mag-pumili ng inyong status kung ano yung gusto mo. And syempre, you will do 3 things: get better items, collect items, or kill monster full loots. And syempre, you have to train, that way you can get money and better places to explore. You need to for better items, and syempre yung some places only opens for strong people, they hate weakling. So pwede ka mag-sell ng inyong items sa mga players, or exchange them with other NPC for other items that you need for your journey. So punta naman tayo mga boss, ano, meron tayo ditong mga information. Syempre yung mga ayan, mga play to earn games, meron tayong world events, crafted item sales, skin NFT sales, real estate, rent profits, sell items, small quest, nobility items, and bounty hunter. So pupunta muna tayo sa kanilang, syempre yung pinakauna dito is yung token and tokenomics. Ano, para mas maintindihan natin. So yung pinaka-official game token dito ni Paralil Yum is actually PLM. So pwede siyang magamit to activate your premium account, or you can trade for florins, or etong internal currency na sinasabi. So pwede ka rin mag-earn, pwede mo tong ma-earn by exchanging florins to PLM, or you can buy it into PancakeSwap. So etong sinasabi na florins mga boss, actually siya yung internal currency of the game. So gagamitin nitong si florins para ikaw ay makakuha ng Paralil Yum token. So i-exchange mo yan mga boss. So pwede kang magamit, pwede mo itong magamit na florins to negotiate items inside the game, like armor, weapons, mounts, lands, skins, and others. So 1 Paralil Yum token is equivalent to 10,000 florins. Now punta tayo sa kanilang tokenomics para malaman din natin yung mga allocation kung saan papasok yung mga tokens dito kay Paralil Yum, kung saan naman sila nahahati. Actually, yung Paralil Yum token daw will be back in Swiss francs. So, syempre, yung kada kapag may nasusold na isang Paralil Yum, so we will deposit in the reserve bank account 1 Swiss franc for rebought purposes. Syempre, may mga, ayun, nakita na yan, nababasa natin yung 10% of all gross revenue of the game goes to the game reserve bank account. Okay. So, meron din silang mga ginamit na mga parang burning mechanism or way para hindi ma-oversupply or hindi magkaroon ng pagbagsak ng ekonomiya ng Paralil Yum. So, actually, as the currency raise, we will raise the sale and the buy price. So, as the value we deposit in the reserve account. So, parang dito kasi mga boss, law of demand and supply yung nangyayari kay Paralil Yum. So, kung alam mo yung cycle, law of supply and demand and the price, kung alam mo yung cycle ng tatlong yun, so napakadali lang intindihin itong economy or yung mismong pagbabasehan nito ni Paralil Yum. Anyways, meron sila ditong mga token quantity per release. So sa pre-sale, meron silang 300 PLM, and the pre-sale naman, that's 1000 FR, that's 700 PLM,
And sa mismong official lunch, syempre, unlimited na siya. So, employees and partners won't receive any Parallelium token or any percentage of the reserve account. That way, the token will never inflate. So, syempre, yun din yung kinaiiwasan nito ni Parallelium, ano, para hindi ma-oversupply yung mismong token. Anyways, punta tayo sa mismong pinaka-important part naman to ni company revenue. So, revenue will come from item sales, cambial taxes, yung marketplace transaction taxes, and partnership with sponsorship companies. Ayan, so nakita ninyo pinakamalaki dyan reserve, etong P2E events kasi yun talaga yung magkukonsumo mga boss ng mismong revenue nito ni Parallelium, yung mismong play to earn events, that's 50%. And yung the rest, syempre, nandiyan na rin yung marketing, yung reserve account, partners, and the technical or technologies or anything. We will compensate the team with the stock option with vesting of 5 years. So, napakatagal mga boss. Actually, 5 years, ibig sabihin vesting. Kasi mga boss, pag sinabing vesting natin, ano, paunti-unti yung pagbibigay. Hindi buo, kundi kural. Ngayon, nasa 100, 200, ganun lang mga boss. So, hati-hati. Anyways, punta tayo sa mismong play to earn events kasi yun yung pinakamalaking kumbaga hati dito sa mismong company revenue ni Parallelium. Unang-una, world events muna tayo, ano? So, tingnan natin sa mismong world events. Oh, so nakita natin dito, meron silang mga world quest. Siyempre, pwedeng co-op or cooperation to finish the event like pwedeng raid to the country. So, syempre, bibigyan ka ng mga rewards pag ikaw ay nakakill dito ng mga monsters. And crafted item sales, dito naman papasok yung mga nasold mo na mga crafted items sa city's mass market as well as on shops created by players. So, the items will be sold to the other players or in quest for NPCs. Punta tayo sa mismong skins or NFT sales. So, skins creators, pwede mag-sell ng kanilang mga nagawa ng mga skin for characters, weapons, armors, mounts, furniture, backgrounds, for maps, for more income na din. So, next naman dyan, real estate. So, dito syempre, each city, meron din sila mga few lands or mga oonting lands lang. So, pwede kang bumili dito, pwede kang mag-bet in the most promising cities that will grow accordingly to the number of players or relevance in the world. Pwede ka rin mag-upsell in the future para naman alam mo. Kasi, kumbaga, alam natin na yung mga lupa kapag bumili ka, the more na mas tumatagal, mas lumalaki talaga yung mismong value nila. And syempre, yung building something unique and enjoy your profits, a mansion with legendary items, or an amazing farm. So, syempre, huwag nating kalimutan yung magiging profits naman natin kapag nag-rent tayo. So, pwede kang mag-build ng mga houses, hostels, or a commercial center, and rent it for players that need it. Syempre, for buffs, novelty improvements, or to players that want to create new business. So, kapag nagpa-rent ka mga boss, meron kang papasok dyan na pera mo. So, hindi ka lang naglalaro dito basta-basta kay Parallelium. Actually, mas lumalaki din. Magkakapera ka din throughout these rent profits. Now, sell items naman tayo. So, pwede kang mag-collect and sell nitong mga items na nakuha mo sa mismong market. So, ano-ano ba yung mga example ng mga items dito? So, nagamit natin armor, weapons, mga ganong klase. And syempre, yung mga fruits na nakuha mo, wood, iron, and etc. Napakadami. Actually, kung ano yung mga items na nakuha mo dito kay Parallelium, yun din yung pwede mong mabenta. Depende na rin sa gameplay nila. Anyways, kung may world's quest, meron din small quest. So, ito yung mga small quest. Very limited lang sila, no? So, with world limitation. So, for example, yung NPC, need nila na ng mga 10 million pounds of wood. And for each 2,000 pound any player the builder soon, he will pay 100 florins. So, yung mga small quest naman mga boss, dito naman papasok. Yung mga parang request ng mga NPC dito kay Parallelium. So, tingnan natin dito sa nobility titles. So, makakakuha ka lang daw nito mga boss kung ikaw ay kumaga magtatrabaho dito kay Odin Lore Empire. Keeping high value items or keeping a high reputation. So, kapag meron kang nobility titles, you can become a knight, getting a salary to make some weekly
quest. Anyways, pinakalas na dapat nating tandaan dito, Bounty Hunter. So, pwede ka dito mag-hunt ng mga players para makuha mo yung mga bounties. Baga, sa kanila mga patong nila sa mga ulo para ikaw ay magkaroon ng profits din. Cause it can be really dangerous to be hated in the parallel world. Yes, dito kasi mga boss sa parallel yung ano, kapag may patong ang ulo mo na presyo, eto mga bounty hunter ang papatay sa'yo. So, syempre, pinaka-recommend din dyan, huwag kang maging, huwag kang maging criminal dito kay parallel yung. Anyways, punta tayo sa kanilang pinaka-main event. Ano, kasi meron silang pre-sale ngayon, etong important alert. So ano ba itong important alert mga boss na sinasabi? So eto na nga, yung pre-sale items are exclusive and limited, so we won't sell box or items alike ever again. So napaka-limited lang ng time actually nito ni Parallelium. So kung ako sa inyo mga boss, bumili ka na kasi alam ko na kapag nawala ito mga boss na pre-sale nila, ay nako, hindi na yan magbebenta. So all the items can be used since the first level. Punta tayo sa mismong armor box. Eto na nga mga boss, yung mismong armor box na binibenta ngayon ay Parallelium. That's found 5,000 armor boxes between two different offers. So 1,000 bucks, that's $70 kada. I don't know, CADA. 4,000 bucks, that's $100 kada. So each box contains one piece of armor. It can be an helm, a gauntlet, a bracelet, breastplate, or a boot. The chance of rarity will be divided like that. So, ito yung mga parang mga chance ng rarity na pwede mo makuha mga boss. Yung pinaka 1% talaga, pinaka mababa is 1% legendary. And yung pinaka mataas na percentage just is better, perfect, rare, masterpiece, and yung pinaka masarap na pwede mo makuha, chance lang, 1% is legendary. So the items of the pre-sale, magiging exclusive lang siya. So the only way to buy it, that is through the marketplace from another player. So mga boss, kung may chance kang yumaman, gusto mong maglaro nito ni Parallelium, recommended ko na sa iyo mga boss, bumili ka ng box ngayon sa kanilang marketplace. Kasi pre-sale mga boss, laging yang may discount. Weapon box. So mga boss, eto na yung weapon box na sinasabi natin. Oh, nakita niyo, hindi iba lang talaga mga boss yung mismong language, pero nakita naman, that's axe, diba? So we will sell 3,000 weapon boxes for between $150 to $250 each. So ano ba yung pwedeng mong makuha naman dito? Tingnan natin sa mismong rarity nila. So same lang naman mga boss nung kanina, same lang naman doon sa armor box actually, yung mismong yung mismong rarity nila percentage is ganito lang naman yung mismong pagkakahati-hati. Anyways, punta tayo sa mismong carriage. So ayun, eto yung mismong carriage. Oh my god. So, magsisell sila mga boss nito ng 100 weapon boxes for $1,000 each. Wow! That's the best mount of the game. So, ito niyo yung pinakamasarap dito mga boss kay Parallelium. Kasi $1,000 each and 100 lang yung ipamimigay nila or ibebenta. So, napaka-exclusive lang talaga mga boss or napaka-limited lang na hindi ka makakabili nito kahit saan, kundi sa mismong marketplace lamang from another player. So mga boss, tingnan natin mga boss bago tayo magtapos dito kay Parallelium, tingnan natin yung mga gameplay ano. So ipapakita natin mga boss yung mismong mga gameplay dito kay Parallelium as well as some images kung saan part siya mga boss ng mismong game nito ni Parallelium. So let's go. So mga boss, kamusta? Diba? Napakaganda talaga mga boss ng graphics, yung gameplay, yung mga part ng mga nito ni Parallelium. Napakaganda talaga mga boss ng concept nila. Talagang pinag-isipan, hindi mo masasabi na this is not for a short term but also for long term playing. Etong si Parallelium. Now, tapos na tayo mga boss. Nakita na natin yung mga iba't ibang mga parte ng mga gameplay, parts of the game of this NFT game na to. So, punta tayo sa kanilang roadmap.
Natingnan natin sa phase 1, that's a white paper in Portuguese. Yan na, nandito na rin yung mga white paper na nakatranslate sa iba't ibang mga language. Meron din silang airdrops launch. So kung gusto mo mga boss makasali sa kanilang mga pa-event, don't forget to join their Discord or sa kanilang mga social website group. So ilalapag natin dyan mga boss sa kanilang description box. So ayan, sa phase 2, ano nang meron tayo dito sa phase 2? Ito na nga yung mismong pre-sale nila. O naka dito na sila mga boss sa phase 2. And syempre, tingnan natin sa kanilang phase 3, Close Alpha, and yung market place launch test, or ito na yung mismong testing ng kanilang marketplace, yung website version 2, complete version, and tavern chat system. And of course, tingnan natin sa kanilang phase 4, open alpha, first grand world event with P2P, properties for sale on the CPs, craft system, launch of one more race. And syempre yung phase 5, tingnan natin, dati na papasok yung referral system, farming system, and the job system. Yung phase 6, pinakalast nila, industries. Launch of 2 more races. Ayan mga boss, ang dami, token PLM pre-sale, token PLM pre-sale, token PLM official launch on Pancake Swap. Now mga boss, dyan nagtatapos ang ating usapin dito about sa panibagong NFT game. I hope na may natuto naman kayo mga boss sa ngayong araw. Eto nga si Paralel yung mga boss, kung gusto mong sumali sa kanilang pa-event, don't forget to join sa kanilang social groups, especially Telegram nila mga boss, or kahit na anumang mga kanilang mga social website accounts, sumali kayo kasi pwede kayong manalo sa kanilang mga airdrops or mga pa-event. So that's all mga boss. I hope na may natuto na naman kayo sa ating panibagong usapin. So don't forget to subscribe sa ating YouTube channel dahil malapit na tayo mag 1K subscribers. So thank you so much sa kanilang sa inyong mga wonderful support. And this is Sammy Sweet Clips. Hanggang sa muli. Paalam!